lovers. Ganito buhay mga boss dito sa bahay ng papa ko. Ayan, no? Hindi mabilang-bilang yung pagod na binuhos niya dyan para malagyan yung ano, buhangin yung sako na malalaki. Pero dudurugin lang yan ng alon. Kasi malalaki yung alon, no? So ito naman yung bahay ng tatay ko. Ayan. Ayan. May mga dahilan bakit ginunyan niya yung ano, yung forma ng bahay niya. Si papa ko mga kasi mga boss, yung tatay ko, kumbaga ang special skill niya na itong kala ano lang, medyo malalaki na kami, panday sa isang karpintero. Kaya sinadya niya yan, ganun ang bahay. Una, hindi masyado mainit diyan sa loob. Hindi siya masyado makapasok yung ano, doon sa loob, ano. Kaysa kung ganun yung bahay, mainit na sa loob. Pag ganito, medyo malamig yung loob. Tsaka hindi matagal siya kakalawangin. Ito sobra dalawang taon nata itong bahay na to. Pero ayan, ganun pa rin yung bubong. Ganun pa rin yung bubong niya, hindi masyado kinalawang. Gawa ng hindi natutuyuan siya agad. Uulan man, walang ano, walang mag-i-stack ng tubig dyan. Kaya hindi masyado siya kinakalawang. Kaya hanggang ngayon, maputi pa rin siya. Dalawang taon na, pero tignan mo yung iba. Ah, kinakalawang na. At saka manipis na yero yan, kay nabit. Yan po ang unang special skill ng tatay ko. Andito ako ngayon kasi meron kaming project na bangka. O ano, panlaot namin. Ano? Yung kaming magkakapatid, nagtutulungan kaming magkakapatid para mapagawan siya ng sarili niyang yung bangka. Ayan. Minsan din ako tumutulong ako dyan mamaya tutulungan ko sila. Ito naman yung pambot na to, itong bangka na to sa kapitbahay, pero si papa may gawa nito. Ayan. Papa ko may gawa. Para hindi ito makakuha ng tuna kasi yung drawing niya dun ano lang pusit. Kaya hindi ito makahuli ng tuna. Yun. Itong gawa ng papa ko ito, yung bangka na to. Pero sa kapitbahay namin, siya lang yung gumawa. Ayan. Ayan. Diyan din banda yung makina. Ayan. Isang tao lang ito pwede maka, ano, isang tao lang pwede makasakay dyan. Ang operator lang, yung may-ari. Tsaka ito na yung project na pinaginawa ng papa ko na sarili niyang bote. Ayan. Sinimulan niya na magpintura. Ayan. Papasok dun mga dalawang tao, pwede. Ito naman yung ano, pinupinturahan niya na pero hindi pa talaga patapos. Ayan. Dito naman banda yung makina. Ayan. Bibilang ko pa siya ito ng ano, pala timon. Tsaka yung tubo. Dito na yung makina ilalagay. Tapos lagayan to dito ng mga battery. Baterya tsaka yung flashlight, yung para hindi mabasa. Tapos kung sakaling sasama ko, dito ako uupo niyan. Diyan ako sa dulo, sa ano, dungir ang tawag doon sa amin, dungir. Tapos si papa ko yung ano, pwede ka naman din matulog doon sa ano. Medyo malaki-laki konti itong bangka na to. Pang tuna talaga ito, no? Ang purpose namin ito, pang tuna. Ito hindi pagawa yung ibang materials na ginagawa niya. So, ayan. So ito naman yung makina may kakabit doon sa bangka ng papa ko. Ito. Ang ano ito, Honda GX390 Tito. So bibilhan ko siya nito ng starter para hindi na siya mahirapan mag
andun sa ano, ano, di bali, yung modification na lang. Makikita nyo, i-YouTube ko yun, bibidyohan ko din pag may kabit na namin yung starter. Ang power ito, 11.7 horsepower. Di bali, sa ano pa namin, is parang 12 kabalyos sa salitang Bisaya. So, brand new po ito, mga boss. Ayan po. Shout out dun sa mga, sa kuya ko. Isa din siya nakakatulong ito na matapos tong bangka ni Papa. Kasi kami magkakapatid kay Jami. Si Jami at saka si Kuya Edwin. Shout out kay Kuya Edwin, kay Jami. Sila yung nakaambag dito para magawa tong bangka ng Papa ko. Ayan. Ito mga boss. Malapit na rin ito matapos. Ito naman yung gagawin ano niya, katig. Para sa katig. Doon naman yung palatik. Ito yung medyo kitchen nila dito, no. Dito sila nagluluto. Ayan yung palatik. Ayan. Diyan lang kami natutulog kagabi. Ayan. Maya-maya lang pag medyo mag-low tide na, tutulong naman ako maghakot ng ano, magsaking kami ng buhangin. Pupunuin ng isang sako o dalawang sako para makadepensa dyan sa alon. Kasi yung alon, hindi napipigilan yan. Sisirain na sisirain talaga yung mga bagay-bagay. Ayan, oh. Ang lakas, diba? Oh. So, abangan nyo yung mga boss yung adventure ko na naman sa laot. Pag matapos, kung lilitaw na tong bangka ng papa ko, sasama ko sa kanya. Mag-training ako sa kanya. Kibali, parang training niya ako. Kasi gusto ko, pag medyo may edad ako, at saka medyo mahihinto na ako sa paggagawa ng ano, cellphone or ng iPhone, minsan kasama ko dito sa kanya. Ito na yung naisipan ko na pagkatanda ko dito na ako sa tabing dagat titira. Abangan niyo yung adventure na nasa kagitnaan kami ng ano, ng laot. Manguhuli na kami ng isda, ng tuna. Oh, inshallah pag dadating ang araw. Paglilitaw na 'yon. Actually itong bangka ng papa ko medyo malapit na kundi matapos. Naantay-antay ko na lang kasi medyo marami pang bibilin. Tsaka hindi siya makapokus din magtrabaho gawa ng dito siya nagpokus sa sisirain na ano, mga sako. Kasi kapag hindi nilalagyan ng sako diyan, itong bahay wala na to. Sisirain niya itong bahay. Kasi that aabutin dito ang alon. Tignan niyo yung alon, no. Karating doon sa kapitbahay. Eh yung kapitbahay, hindi sila nagharang diyan ng sako. Ayan, pasok doon ng tubig ang alon doon sa loob ng bahay nila. Kasi walang sako nga. Mabuti naman yung papa ko, nakapag-isip ng ganun, yung malalaking sako. Siguro mga 2 tons ang laman niyan. Nilagyan niya. Ayan, doon sa mga kapatid ko, yan ang bangka ng papa. Medyo malapit na matapos. Kung makabakasyon kayo dito, pwede rin kayo dito sumama sa kanya. Minsan ako naman, naisipan ko, kasi sa loob ng isang buwan, isang bilis ako magbakasyon dito, magbisita, tsaka sasama ako sa kanya sa laot. Yun, medyo madugong ano yun, adventure, excitement. Kaya excited na din ako na sasama. Kaya gusto ko makalitaw yung bangka na yun. Ayan mga boss, hanggang dyan lang muna tayo. Don't forget to subscribe. Subscribe nyo naman ako kahit kunti lang. At saka pakiclick na din yung nung kampana na yan para maging updated kayo sa mga susunod ko ng mga video ng mga adventure ko dito sa karagatan. May balang few months siguro, ng ilang buwan magsasama. Yan ang papa ko mga boss. Ayan. Ito naman balina. Ayan yung papa ko. Mga ilang buwan sasama ko sa laot, mas madugo yun dun, mas maganda kasi dun mo ma-experience yung malalaking alon. Ito maliliit lang yan, pag andun ka sa laot sobrang laki, kasi malaki pa dito sa bahay yung alon pag nasa laot ka. So mas ano yun, may excitement yun. Kaya magkaalaman mga ilang buwan, makikita nyo kung magbablogs ako sa laot. Ayan. So yun ang tatay ko. Yung tatay ko, nagmana ako dyan sa kanya kasi iskilado din, ano? May skill, matalent. O, no? Hindi lang matalent sa ano, paggawa ng bahay, matalent din siya sa paggawa ng bangka. At saka number one, pinaka-special skill ng papa ko, dun sa laot, kung paano manghuli ng isda. Kasi, mga maliliit pa kami, wala pa akong isip, mga 4 years old, 5 years old. Ang naalala ko lang, nagsasagwan lang yan siya, noon maliliit pa kami.
dito hanggang papunta dun sa laot. Sinasagwan niya lang. Saka wala pang makina yun eh. Ang napapanalala ko parang layag. May tela na malaking ano, para tutulak na lang siya ng ano, ng hangin, para mas mabilis siya makarating dun sa laot or makauwi kung malakas. Depende kung saan pabor yung hangin, dun din yung pabor ng layag ng ano. Ganun. Yun ang binubuhay namin, binubuhay niya sa amin noon nung bata pa kami. Kaya may talent yung papa ko dun sa pinaka-special skill niya pang karagatan. Isang marino. Magaling yan sa panghuhuli ng isda. Lahat ng strategy or technique. Oh, ayun. Lahat ng strategy dun sa laot, yung tatay ko, magaling yan. Hindi lang sa ano, kasi yun talaga yung ano niya, hanap buhay nung bata pa siya. Doon nahubog yan siya ng lulo namin sa karagatan, isang marino. Ano? Ang lulo ko naman, nakarating ng Luzon, Visayas, Mindanao, nakarating pa ng Palawan, sa hanap buhay na mandaragat. O, ano, nanguhuli ng isda. Ayan po. Hanggang dito lang po muna tayo mga boss. Kukontinue ko itong mga video vlogs na to sa mga adventures ko naman. At saka, panoorin nyo na din yung mga video ko sa mga, ano ko, yung mga video ko na about sa paggawa ng iPhone. Kasi, dun, yan ang kinukunan kong kabuhayan para makatulong ako dito sa papa ko. Hanggang dun lang po muna tayo mga boss. Ayun ang papa ko, nangunguhayan siya ng mga kahoy. Kasi, sisirain yung sako kapag andyan yung kahoy. So, don't forget to subscribe mga boss. Subscribe nyo naman ako. I-share nyo na din kung nagustuhan nyo yung video ko. Eh, napakaganda naman po nitong area na to. Eh, kung gusto nyo pong bumisita dito sa lugar na to, welcome na welcome po kayo. Pwede ko kayong i-guide, no? Sa tatawid tayo dyan sa isla na yan. Madali lang yan tatawid. Kapag lilitaw na yung bangka ng papa ko, pwede ko kayo iikot dyan sa isla. O, mag-island hopping tayo. Ganun lang po. Kahig. A few moments later.